Mahal ka ng isang tao pero hindi ibig sabihin nun alam na nila kung ano yung best para sa'yo. So ano yung ibig kong sabihin? Sample, magulang, parents. Hindi ko, disclaimer before ako mag-start. Hindi ko to sinasabi para ibaba yung ibang tao tapos itaas sarili ko, itaas yung iba. Hindi ko to sinasabi ng ganun. Gusto ko maintindihan niyo yung perspective. Gusto ko maintindihan niyo yung context. Isipin niyo na maigi kung ano yung ibig kong sabihin sa sinasabi ko kasi explain ko naman as much as possible. So hindi porket mahal ka ng isang tao, alam na niya kung ano yung best para sa'yo. For example, magulang. Ito yung best example kasi magulang. Marami pang ibang example, pero ito yung pinakang madaling makaka-relate tayo kasi lahat tayo, di ba? Kahit pa paano, hindi naman siguro lahat tayo, pero majority sa atin, magulang, may magulang. Or the least guardian. Guardian na lang kung walang magulang. So hindi porket mahal ka ng magulang mo, alam na niya yung best para sa'yo. For example, mahal ka niya, pero ang gusto niya gawin mo, mangyari sa'yo, maging doktor ka. Kasi sinisip niya, pag doktor ka, usually, di ba, pag ang magulang gusto nila, it's either mag-follow sa footstep nila or tuparin yung pangarap na hindi nila natupad. Di ba? So, katulad nung sa akin, yung biological father ko, yung tatay ko, gusto niya, kung siya yung masusunod, gusto niya na maging architect ako. Kaya nga, very grateful ako kasi meron akong magulang na supportive sa kung ano yung gusto ko. Nung college ako, hindi pa nung nagne-network ako. Nung before ako mag-college. Kasi pare sila nanay tatay ko, hindi nila ako fino-force na ito gawin mo, itong course ang kunin mo. Diba? Pero kung tatanungin daw sila, yun lang naman yung inalam ko yung perspective nila. Kasi nung high school ako, hindi ko talaga alam kung anong course yung gusto ko kasi ang gusto ko yumaman. Diba? Ang gusto ko yumaman, gusto ko maging magaling na Dota player. Wala namang course na ganun nung time ko, 2012. Di ba? Yun yung pangarap ko, maging Dota player, maging magaling na Dota player. Yun yung visualization ko, di ba? Layo, naging networker ako, nagre-recruit ako ngayon, benta-benta ng mga pampaputi, pampaganda. Di ba? Layo. So, yun yung gusto ko before. Wala namang course na ganun. Alam naman, sabihin ko sa magulang ko na ganun yung gusto ko na anong course, wala namang ganun. Pero yung tatay ko, sabi niya, kung tatanungin siya, gusto niya maging architect daw ako kasi hindi niya natapos yun. Yung pangarap niya, hindi niya natapos. Nanay ko naman, wala. Sabi niya, bahala ka kung anong gusto mo. Wala siyang gusto para sa akin. Sabi niya, kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Pero yung nanay ko is graduate ng accountancy. Hindi rin yata nagamit, hindi ko sure. Yung alam ko, hindi rin naman niya nagamit. So, buti na lang, I am blessed na hindi ako, nagkaroon ng magulang na pinipilit ako sa kung anong gusto nila. So, baka sa inyo meron kayong ganun. Diba? Usually, ganun yung magulang eh. Kung ano yung footstep nila, kung ano yung na-achieve nila, gusto nila ganun rin yung anak. Or kung ano yung hindi nila na-achieve, gusto nila ganun din yung sa anak. Pero hindi ibig sabihin nun, yun yung best para sa'yo. Logically speaking, sasabihin nila, halimbawa, doktor, example, doktor yung magulang mo, gusto niya maging doktor ka din. Paano kung hindi mo gusto? Sasabihin niyan, kaya tayo ganito yung buhay, maganda buhay natin kasi doktor ako, kasi ganito, malaking kinikita, blah, blah, blah. Diba lahat ng positive side ng pagiging doktor? Eh, hindi mo nga gusto eh. Ayaw mo nga eh. Gusto mo is maging sundalo. Yun ang gusto mo. Ang gusto ng magulang natin para sa atin is yung best para sa atin. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing mali yung magulang. Yun ang best kasi mahal nila tayo. Hindi yan, ang magulang natin, hindi naman yan mag-ano sa atin, magbibigay sa atin ng isang bagay na ikasasama natin. Walang magulang na nasa matinong pag-iisip na gagawa ng ganun. Di ba? Na sasabihin niya, ituturo niya sa atin kung ano yung makakasama sa atin. Walang ganun. Gusto nila yung best para sa atin. Pero yun yung best para sa kanila. Hindi para sa atin. Para sa kanila, ang tingin nila, yun yung best para sa atin. Pero yun ay sa perspective lang nila. Baka naguguluhan kayo eh. Sa perspective ko, yun ang best. Eh, ayaw ko nga. Ang importante bilang sa magulang, sa part ng pagiging magulang, hindi ako parent. Hindi ako parent. Pero sinasabi ko lang to para at least may, yung mga nanonood na parents is may idea kayo kung anong perspective ng anak. No? Kasi ang hirap din naman para usually, di ba, syempre magulang ka, ikaw dapat yung masusunod, inanak lang kita, di ba? May ganong ego eh. So, para at least alam ng mga magulang na, ano, with no disrespect po,
alam na magulang yung perspective ng anak. Hindi nga yan ang gusto ko eh. At least bilang magulang, na-share mo sa akin na yun yung perspective mo. Kung sakaling magkamali man ako, okay lang. At least na-try ko. At least nasubukan ko. Pagdating sa network marketing naman, lagay natin sa network marketing scene. Mag-fail man ako dito sa business, at least nasubukan ko. Diba? Pinipigilan mo ko ng magulang, diba? Halimbawa, pinipigilan ka ng magulang mo na gawin yung negosyo, networking, wag na, magtrabaho ka, mag-OFW ka kasi ganun yung ginawa nila. Nagtapos ka ng pag-aaral kasi ganto ganyan, ganyan. Eh, ayaw mo nga eh. Ayaw mo mag-aaral talaga. Diba? Palagi ka rin naman bagsak, nagka-cutting ka. Ayaw mo talaga. Ako kasi personally, pero hindi ko sinasabing tama yun, ha? Hindi ko sinasabing tama yun. Ako, ayaw ko talagang pumasok sa school para sa akin. It's a waste of my time kasi wala dun yung career na gusto ko. Hindi yung school yung way para makuha ko yung career. Siguro kung ang gusto ko is maging engineer, baka yun talaga, school. School talaga yung kailangan kong daanan para makuha yung career. Eh, wala eh. Diba nabanggit ko nga sa inyo, Dota player yung gusto ko. Network marketing, ngayon meron ng course ng network marketing sa malalaking university. Pero with no disrespect sa kanila, theory lang naman ituturo nila eh. Hindi talagang based on actual experience. Unlike sa mga uplines natin at nag-succeed talaga, talagang may na-achieve na malaki, whether unethical or ethical sila, may wisdom pa rin naman sila na ma-i-impart. Na-experience nila, alam nila yung pakiramdam. Eh, pagdating sa mga theory, di ba? Kung halimbawa tutunan professor, respeto po sa mga professor, sa kung sakaling meron sa inyo nanonood dito tapos nagtuturo ng network marketing sa university, professor by the book. Hindi ko po kayo inaano ha, hindi ko, no disrespect po. Sinasabi ko lang to na, hindi nila alam yung experience pag na-reject ka, minura ka, sinabihan ka, scammer. Hindi nila alam yung feeling na yun. Hindi naman nila ginawa. Theory lang talaga siya. So, yun yung sinasabi ko na at least na-experience ko. Diba? Pinipigilan ako ng magulang ko. Susubukan ko lang. Ma, pa, subukan ko lang. At least. Or even sa wife, even sa girlfriend, boyfriend, husband, diba? Spouse mo. Subukan ko lang. At least, bigyan mo ko na hanggang at least isa, dalawang taon, subukan ko. Kung mag-fail man ako, hindi mo kasalanan ko yun. At least nasubukan ko. Eh, pero, paano kung mag-succeed ako? Tapos hindi ko ginawa dahil pinigilan mo ko. Sino sisisihin ko? Diba? So, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Baka meron sa inyo, sigurado ako meron sa inyo, na pinipigilan ka ng kung sino man malapit sa malapit sa iyo na gawin yung business, kung sino pa yung taong akala mo susuportahan ka, 'di ba? Hindi kasi susuportahan, sila pa yung number one na kumokontra sa iyo. Mahal ka nila, pero hindi ibig sabihin alam nila yung best para sa iyo. So ganun yung pwede mo sabihin sa kanila, bigyan mo lang ako ng kahit hindi mo ako suportahan, bigyan mo lang ako ng at least isang taon o dalawang taon. Nagagawin ko 'to nang tuloy-tuloy. Kahit hindi mo ako suportahan, huwag mo lang akong pigilan. Subukan ko lang. Kung mag-fail man ako, hindi mo kasalanan. At least natuto ako. May experience ako na makukuha. Hindi ko na ulitin yung same na pagkakamali. So, sa'yo, ang dating sa'yo nun, syempre, kailangan maputunayan mo na talagang may mangyayari. Ikaw lang na talaga yung magde-decide nun eh. Dapat may mangyari talaga. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. And I hope na-inspire kayo kahit paano. Meron ka natutunan. Comment kayo dyan sa ilalim kung ano yung pinakagtumatak sa'yo dun sa mga sinabi ko. Ano yung pinakatumatak sa'yo? Comment ka dyan sa ilalim. Share mo to sa mga teammates mo, mga members mo na ganun. Nakaka-experience na ganun. Pinipigilan sila ng mga tao malalapit sa kanila para gawin yung business. Baka meron. Like mo tong video na to kung marami kang natutunan. And yun lang. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!